Tawakar tawab. Tawakar tawab. Aba ya hawa alhayam. Aba ya hawa alhayam. Basa masyayak lawasyai. Basa masyayak lawasyai. Basa merau kekadas. Basa merau kekadas. Datai mensabi nang. Ya man. So ang topic natin, how to translate the original Hebrew Bible into English and into Tagalog using from with translator. Paano masalin ang original na Bibliang Hebrew sa English at sa Tagalog gamit ang from na may tagasalin? Bakit ito ang topic? Kasi may nag-request. Pakibasa ang request. Two animals sacrificed in the new covenant and thus Abba Yah. Herbert calls 3 weeks ago. Hello. Hello po, sana gawa po kayo kahit maikling video kung paano gamitin ang Chrome translator po. Salamat sa lawam. Si Herbert Poles nag-request 3 years or 3 weeks ago na gagawa daw tayo na kahit maikli lang ang video para paano matranslate ang Hebrew gamit ang Chrome translator. So, pinagbigyan natin. Attention! Brother Herbert Poles, ito na po ang request mo. Sa naabot ng 3 weeks sa dahil may sunod-sunod na mga topic tayo at ito na ngayon. Para sa mga gustong matuto na paano mag-translate sa Hebrew papuntang English at Tagalog gamit ang Chrome. So, ito po ang Chrome. Makikita mo sa internet, ito. Pindutin mo yan. Tapos, itatype mo ang this Hebrew translator. Itatype mo yan. Ito na, hanapin na this Hebrew translator. Ngayon, gagamit ka ng Bible. Itong Bible na ito, Old and New Testament Hebrew. Hebrew po to sa Old and New. Makikita, kunin nyo sa Play Store, i-type ninyo ang Old and New Hebrew Bible, at pag makuha ninyo to sa Old Testament Hebrew, sa New Testament Hebrew, dahil lang ang character na ginamit yung lit ancient Hebrew alphabet. So, Hebrew English Bible. Ito lang yung type yan. Nalabas. Magkaroon ka. Ngayon, hindi ka makatranslate kung wala kang Hebrew keyboard. So, kukuha ka rin ng Hebrew keyboard, gagamit rin ang Play Store. Yung Play Store, hanapin mo ang Hebrew keyboard na magkaroon ka ng ganito sa keyboard mo, sa cellphone. Ngayon, ang isang problema, paano ka mag-type kung hindi naman to kilala mo to, mga litera nito. Hindi marunong magbasa. Hindi marunong nito. Ano ba yan? So, hindi rin mag-success. Kailangan, una, merong this Hebrew translator. So, ito yung lalabas. Hebrew to English. Merong Hebrew, pinutin mo. Meron din Filipino. O Tagalog, o Cebuano, lahat ng lingway sa buong mundo, pwede ka mapagpili dito at saka dito. Dito manggaling ang litra na itatranslate dito. Yun. Meron ding tinatawag na Perfect English to Tagalog Translator. May Perfect English Translator, may This English Translator. Pag-i-type mo English ito, from English to, ilagay mo Tagalog. O from, i-type mo itong Tagalog to English. Halimbawa,
yung mga mahina sa English. Ilagay yung Pilipino dito. Pilipino na kalagay sa Tagalog eh. Tapos dito, English. I-type mo ang gusto mo na sasabihin sa Tagalog. Mag-translate sa English yan. Hindi na wrong grammar. Tama ang English mo. Kahit mahina ka sa English. Kasi may translator na. I-type mo lang yung Tagalog na gusto mo sabihin. Tapos, ma-translate sa English, kopyahin mo itong translator sa English mo. Ama kapag English ka na. Sila doon sa ibang bansa, ang kanilang libro, ita-translate nila sa Tagalog. At isin sa ating Tagalog, maintindihan din natin. Yes. Katulad ng kaibigan ko sa ibang bansa. Nag-sing ako sa kanya ng English. I-translate ko from Filipino to English. Nag-sing siya sa akin Tagalog. Sabi ko, do you speak Tagalog? No, no. I don't know Tagalog. But I'm using the translator. Wow. Pero pag Tagalog siya sa translator. Galing nga. Very good. High-tech na nga tayo ngayon. High-tech na. Kahit anong lingwahe mo. Subano, Ilocano, itatype mo. Gusto mo matranslate sa English. Paglabas, English na. Yun na yung English na yung sinasabi mo. Yun, ganyan ka-high-tech ngayon. Ngayon, pag makita mo to na mayroong detected, pindutin mo to, kailangan mawala ito. Kasi pag hanggat may ganyan, kahit Hebrew, English, o ano ba, Tagalog ba, basta mayroong ganyan, hindi makapag-translate ng maayos. May problema. Kailangan mawala to. Pindutin mo lang to, mawala na yan. Ngayon, kailangan din, mayroon kang clean master sa cellphone mo. Dahil kung mag-translate ka na marumi ang cellphone mo, hindi rin makapag-translate. Hindi rin makapag-translate na maayos. Mali ang balita. Kasi marumi. Ano ba nga? Clean master. Cleanin mo lahat. Ulitin mo pa uli. Linisin para malinis na malinis. Para pag-translate, malinis din ang pagka-translate. Pero kung ang cellphone mo marumi, marumi rin ang pagka-translate. At hindi pa mali pa ang translator. Dahil marumi ang cellphone. Minsan maghahang pa. That's why kailangan to. Every moment, kailangan may cleaning ka talaga sa cellphone mo. Pag mag-translate. So, nakuha niyo kayong nanon sa gusto mag-translate ng Hebrew to English o Hebrew to Filipino. Yan. Ngayon, you must be able to read various Hebrew alphabet. Kailangan po yun. Dapat marunong kang magbasa ng iba't ibang Hebrew alphabet. Paano ka makapag-type ng Hebrew na i-translate sa English o Tagalog o Cebuano kung mismo hindi ka marunong sa alphabet? Wala rin din. Hindi mo rin kaya. Kailangan kabisado mo ang alphabet. At wala dito. Yung una kasi, yung early ancient Hebrew alphabet, ito po ang karakter niya. Puno ng kalabaw. Oo. Oh, pero ang kanyang sound, ganun pa rin. Abagada awang sa kataya kalamana sa ay patasa warasata. Pero yung karakter niya, diba? Ito yung early. Ngayon, ito yung Middle Ancient Paleo-Hebrew alphabet. Iba naman ang karakter. Pero ang sound niya, ganun pa rin, walang pagbabago. Yung A niya may katabing H. Diniliktad lang A. Abagada hawa sa katayaka lamana sa ay patasakwarasata. Ang sound the same, pero ang karakter mag-iba. Kailangan din marunong ka dito. Kayo gusto marunong mag-translate, magtiyagaan mo to. Kailangan, i-memorize mo talaga, abagada hawa sa katayaka lamana sa ay patasa kwarasata. Memorize mo yun. At sa kabisado mo ang bawat litra. Ma-encounter mo to, ano to? Ota. Ma-encounter mo, ano to? Ay. Ay, yan.
kilala mo. Ngayon. Sa Let Ancient Hebrew Alphabet. Pero ang laman, pariho pa rin. Pag Hebrew, walang pagbabago sa translate, sa ano, sa laman ng Bible. Ito lang, pagdating sa Let Ancient Hebrew, may kunting pagbabago to. Meron tayo dito, Old and New Testament. Old Hebrew. New Testament, Hebrew pa rin. Pero ang karakter niya, eto na. Meron na siyang final letter. Eto, yung na, may final letter. Itong pa, may final letter. Itong tasa, may final letter. Yan. Itong ka, may final letter. Pero ganun pa rin. Abagada hawa sa kataya kalamana sa ay patasa warasata. Ganun pa rin. Pero ang karakter iba. Kailangan kabisado to. Ito yung ilagay sa cellphone mo na keyboard. Kasi ito yung itatype mo. Kasi dito sa Late Ancient Hebrew, mayroon siyang Old and New Testament. Dito tayo magta-translate. Ngayon, sa Old Hebrew, okay, na biblical, meron talaga tayo dito, Old Testament lang, from Genesis to Malakay. Meron tayo dito, na ang kanyang karakter ganito, Abagada hawa sa kataya kalamana sa ay patasa kwarasada. Ito yung Ancient Paleo Hebrew, yung karakter niya. Yan ang biblical na kasulat. Ngayon, ito yun. Halimbawa ito, Barasayat, Barab, Alahayam, at Kasamayam, Wat, Aratasa, verse 1. Ito, verse 2. Ayan. So, kailangan talaga, mapag-aralan mo ito eh. Barasayat, Bara, Alahayam, at Kasamayam, Wat, Aratasa. Okay. Ngayon, nagpupuha ka sa, doon sa app, sa cellphone, meron dito Hebrew, Greek, English, Bible. Ito. Ang Hebrew dito ay Paleo-Hebrew at the same time Late Ancient Hebrew. Pagdating sa New Testament, Greek na ang ginamit. Itong klaseng Bible nito. Wala dito. Ito. The first book of Moses called Genesis. Chapter 1. Paleo-Hebrew ba? Before 587 BC. Verse 1. Chapter 1. Chapter 1, verse 1. Okay. Basa ito. Basa. Barasayat. Yan. Bara. Alahayam. At. Asamayam. Wat. Haratasas. Yan. Kailangan talaga marunong, kasi pag mag-translate ka, hindi marunong, paano mag-translate? Hindi talaga mag-translate, kailangan kabisado mo ang Hebrew. Sabi na, bakit mag-aral ka ng Hebrew Filipino? Hindi mo ba alam na original sa Hebrew tayo? Hindi naman Filipino originality natin. Si King Philip ba ang ninuno mo? Hindi. Naalipin ni King Philip, Filipino? Hindi. Hebrew tayo eh. Tama lang mag-aaral tayo ng Hebrew. O kayong mga pastor dyan, mga bishop sa Babylonian, na born again Christian, pati sa Katoliko. Hebrew, andito sa silangan, sa malayong silangan, nakatira itong mga Hebrew po. Ang originality natin, kailangan malaman natin ng ating yung ating pinanggalingan, yung originality natin. Ito yun ha. Basa. Barasayat. Bara. Alahayam. At Asamayam. Wat. Aratasa. So, ito yun ha. Kinuha natin ha. Ito yan, di ba? Yes. Alahayam. Alahayam. Yan. Alahayam. A. La. A.
Ang nakalagay sa original Bible, ancient Paleo Hebrew Bible, alahayam, hindi God. Pero sikat ang word God sa buong mundo. Pero hindi nila alam, hindi naman God talaga, alahayam ang talagang ori ang sinabi sa original Bible. Dito tayo sa Late Ancient Hebrew, ganun pa rin ha. Doon yung sa pinakita kong at sa kukunin. The first book of Adam ng the first book of Moses called Genesis chapter 1, verse 1. Basa. Barak Sayat. Barak Sayat. Ibang karakter ko ha. Barak. Alahayam. At Asamayam. Huwag Arasa. Mag-ibang karakter ha. Pero ano nakalagay? Alahayam ang nakalagay. Pero ginawa, ito yun ha, Barasayat, Barang, Alahayam, at Asamayam, Wat, Aratasa. Pero, i-translate sa English yung mga doctorated Bible na mula sa Vatican, ilagay na in the beginning God, pag-God na ilagay, created the heaven and the earth. Yung laman, the beginning, created the heaven and the earth, tama. Pero ito ang mali, bakit God ka? Hindi naman gadyat, alahayam yun eh. Pero maraming tao hindi kilala dito, ano ba yung alahayam? Kasi ngayon ka lang pinanganak. Pero pag pupunta ka sa pinaka-original, alahayam ang nakasulat, hindi God. Ngayon, alamin mo kung sino to. Sino yan siya? Bakit yan ang ilagay? No, alahayam ang talaga. Doon! Kasi buong mundo na daya, pati Dictionary, Webster, Britannica, Encyclopedia lahat. Ito ang ginamit. Nadaya nga ang buong mundo ni Satanas. Pangalan ito ni Satanas. Tingnan natin ha. Alahayam ba? Ito yung alphabet ng Late Ancient Hebrew. A. Alilo, no? La. Daya, no? Ha. Ha. Ya. 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 M. Ito, kailan ito. M. Alahayam. Alahayam. Tapos, ang Bible na ginagamit sa buong mundo ay doctorated Bible. In other words, satanic Bible. Ang nilagay ay God. Naging God, pero ang totoong alahayam. So, yan ang nakakalungkot. Linlang ang buong mundo. Kaya naman, ang ibang mga tao na di bago, alahayam na yan, God, ang alam ko eh. Ay, hindi ko iwanan si God kasi kinabisnans na ito. Napamahal ko na si God, sige, napamahal ko sa taras. Sige. Pero saan ka ba dalhin ni Satanas, ni God? Sa impyerno, hindi naman tagalangit na ka-impyerno. Yan ang ipapangaral natin dito sa malayong silangan, mga ngaral sa tunay na pangalan. Kasi nandito tayo sa last 2 minutes na lang sa mundo. Sa huling araw, darating ang mga hulaang propeta. Huling araw. Huling mga araw. Ang isang araw ng alahayam, 1,000 taon. So last 2,000 years again, nagsimula pumasok ang Christianity dito. Yan ang mga gulaang propeta. Ngayon dito, hindi na huling araw. Last 2 minutes lang. Saan sinabi? Last hours. Last hours na. Ipangaral na ang tunay na pangalan. Yan to. Katulad nito. Eh, sa Tagalog, ilagay nila ng pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Eto, tama yan. Kasimula ng Diyos na nagsula ng nilikha. Ang mali dito, itong Diyos lang. Pero ang langit lupa, tama yung mga nakasula dito ng pasimula ay nilikha ng. Eto ang mali. Ang langit at ang lupa, ito ang mali. Pinasok na. Sino yan? Si Diyos. Si
Zeus. Pakal. Hindi ko yung si Zeus yan. Zeus. Oh. Iba din yan. Hindi ko si Gabriel. Si Gabriel, ito eh. Ito iba to. Pero puro sitan yan eh. Kaya dito, in the beginning, God created the heaven and the earth. Tama, sa Tagalog. Ibang sitan to, ibang sitan yan. Oh, ito sa Greek, Diyos. Ito sa Latin, Diyos. Sa Tagalog, Diyos. Sa English, God. Pero iba tong ano, si Diyos, sitan, ha? Si Diyos. Ngayon, ito si God, alamin natin. Pero ito, siya yun, si Diyos, si Diyos, ito yun, siya yun, yan. Si sitan yan, fallen angel. Hindi naman naglikha si alahayam ng sitan eh. Kasi ang sitan, bibendi, kontras, wahel, sotel, tulibagbag. Yan ang kahulugan ng sitan. Hindi naman sila, mga fallen angel, mga angel lahat yan, mga high ranking angel yan, mga Lucifer yan. Ibig sabihin ng Lucifer, nagdala ng liwanag. Lucifer, anghel yan yung nagdala ng liwanag. Morning star sa English, Lucifer. Pero bakit si Lucifer naging Satan? Kasi ayaw sumunod sa Creator. Tuloy bagbag kontra, rebelde. Satan. Yan, ito. Tapos, ito si God. Satan's name is God. O, Ahas. Yeah, si Ahas. Si God rin to ay pumasok sa Ahas. Naituro ko rin ang karaan, no? Nadulas pa nga siya sa loob ng Ahas, eh. Nadulas sa pagpasok niya. Ah, sino yan? God. Actually, hindi naman talaga God ang pagbasa dyan. Good yun. Kasi ang mabasa siya, magsinsag ayon kung mayroong kasunod na double consonant. Pati yung makapagbasa pag may double consonant katulad ng John. Oh, John yun, O yun. Pero bakit John ang pronoun? Kasi consonant dalawa, H, N ang kasunod. Tapos halawa, Russell. Oh, R-U. Russell. Double S. Russell. Oh, pagbasa, hindi Russell. Kasi yun, dapat Russell. Pero not Russell. Kasi may double consonant. Bakit God papronoun ito? Kasi dito eh, dito si God oh. Sino yan siya? Si God. Yung basa dito. Basa. Isaiah chapter 65 verse 11. Ngunit kayo na nagtakwil kay Yahweh at lumilingot sa aking banal na bundok. Kayo na sumasamba kay God at Mini, mga Diyos ng swerte at kapalaran. Oh, sino yan si God? Ito si God. Tunog o God, God, God. Parehang tunog o. Ah, the five Satan, Gadriel, ito si God, Gadriel. Ah, Gadriel, Father, Heel, literal word of God, is listed as one of the chief in the fallen watcher. Chief yun, pinakamataas, kumbaga Lucifer. He is depicted in the second section of the book of Enoch. Parables, he is said to have been responsible to this. For deceiving if siya po ang naging lang kay iba kasi siya yung pumasok sa Ahas at siya rin ang nagbuntis kay iba hindi sa Ahas ha sa ibang paraan sa labas na sa Garden of Eden si Gabriel pa rin sa limang sitan pangatlo si Gabriel saan ba ang mataas sa kalantang sa Gabriel di ba sa gitna pag gano'n, di ba pangit pag gano'n, to, sama-sama. Gabriel ito, sa lima itong matalino, ito ang nakapangabuntis. Okay, di ba? Basa. There is not just one adversary, Satan. There are five adversaries, Satans, who are leaders over the fallen angels. Spiritual warfare is much more complicated that you may have realized there is not just one Satan. There are five. Five Satan, five Lucifer. Yung iba doon, mga demons na. Mga demons.
kasi lima lang sita, pinakaharay, high ranking angel. Ang kasunod doon, mga demons na sila. Mga mababang rango sa sita. Demons. Sa ano, demonyo. Ah, basa. Yekon or Jekon, Hebrew. Romanized, Yakum. Let he shall rise. Was the ringleader who first tempted the other watchers into having sexual relations with humans. These accomplices were Asbel, Gadriel, Penemui, and Kasdeya or Kasadia, who were all identified as individual Satans. Itong limang Satan, number one ay si Jekon. Pangalawa ay si Asbel, pangatlo si Gadriel, Penemui, panglima si Kasadia. Sila yung limang sitan. Ngayon, sa lahat ng lima na ito, si Gadriel ang nakapabuntis kay Iba. Yung pinaka-aktor. Yan. Yung pinaka-aktor. At ito rin, nakaanak rin ito ng mga Nephilim. Yung pababa nila ni Simya sa Asasel, sa Mael, dami sila bumaba dito, ay nagkaanak sila ng mga anak. Mga iba naman, silipingan nila, mga hayop na, ng mga anak latid pa lang. Iba-iba na, mga, wala silang sinasanto kahit sinong silipingan nila, mahayop pang matao. Isda, eh. Silipingan nila. Yung mga demons, bumaba sila, si Miasa, Asasel, nag-usap-usap sila lahat. At ito, nasa baba na, then, operation na ano sila, operation wide. Hindi nga sila inalaw mag-asawa ang anghel, pawal. Sabi na sinurugan, pwede ba ang anghel mag-asawa? Mayroon ba silang ari na tulad ng lalaki, human, yung natural na human, na tao, na mayroon ba silang manoy? Grabe. Ano nga sila, pwede sila maging tao eh, yung tinatawag na Gregory. Gregory ang tawag. Pag maging Gregory, ha, wala na silang pakpak, normal na tao, kaharap mo, akala mo tao talaga. Pero unhuman yan. Nandyan yan, mga iba nga membro doon sa World Bank eh. Sinabi ni Karen Hodes, nakasamahan nila doon ay yan, ay unhuman. Mga hindi talaga tao. Mga fallen angel to, na talagang nag-regulay normal na tao, kasama-sama natin dito. Hindi natin alam, baka ikan yun, baka regulay nyo. Kunwari lang dito. Ay, nakita mo yung mga yan. So yan sila. Okay lang ba sa Samira? Hindi talaga inalaw ang mga anghel mag-asawa. Ang inalaw, tao. Naingit siya sila sa tao. Na bakit ang tao pwede mag-asawa at pwede pa mag-asawa ng marami? So tao lang yan. Pero kailangan, asawa mo talaga, kasal mo, kasal kayo. Eh, ang Babylonia, hindi, isa lang talaga hindi pwede para magkakaroon ng pakikiapit. Kasi hindi pwede si Mrs. May problema, masakit sa puso. Maghanap lang ko ka, sabi ni Mrs. Maghanap lang ako iba. Ano na, nagkiapit na. Sinipingan mo hindi asawa? Pangangalo niya yan, kasalanan yan. Dapat mag-asawa na another, puro kasal. Alaw sa tao yan. Pero binago ng Babylonia, hindi pwede. Sabi ng asawa, hindi pwede, babae, hindi pwede, nakakadiri. Isip mo lang yan. Eh bakit yung unang mga tao? Hindi sila nadidiri. Kasi sanay tayo sa ugaling Babylonian. Yan ang kinagisnan kasi natin. Yan ang nangyari. Pero ang akin, bawal sila mag-asawa, pero pumipilit. Yan ang nangyari sa kanila kayo, ng parusahan. Matigas ang ulo, swair nga eh. Oh, ato, si Jesus daw ha, Son of God, si Zeus naman, Son of God, tingnan mo, oh, kayo lang yung pinagpalit, oh. Oh, sino yan, the son of God of Europe, yan, mga, tingnan mo, mga lahit ni Gabriel yan, oh, mga Edomites, ang tawag kasi ng mga puti Edomites. Sabi ng kaibigan ko si Michael Whitebell.
Nung anak ko, sinabihan mo ng Hebrew pa, ayaw maluwala. Nung asawa ng Edomite, anong Edomite? May kanong puti. Edomite ang tawag nila. Ayaw maluwala ang anak niya. Normal yan. Yung mga tao sabihan natin, Hebrew tayo, ayaw maluwala. Hebrew tayo. Ayaw talaga maniwala. Yan. Satan has many names. One of them is Jesus. Hindi alam ito. May mahal pa ng mga bunag ng Krista. Ang laki pa pangalan Jesus. Tapos ang laki pa may cross. Talagang wala. Hindi na alam na yung simbahan nila, Church of Satan yan. Pero ito, gilagay nila si Satan yan. Ang cross naman nila, that is 666. Ito, 666 din yan eh. Balaan natin mamaya. Walang kalam-alam, linglang nga ni Satan ang buong mundo. Kasi kinagista natin, ang Bible natin hawak, mali na. Doctorated Bible or other Bible, satanic Bible. Yun ang hawak natin kinagista. Ngayon, dahil mabilis ang communication, makausap na natin ang mga Hebrew Israelites sa video call, magtuturoan na, magtulungan na. At doon natin nalalaman. Ito ha, Genesis 2, chapter 1, verse 1. Basa! In the beginning, bara. Bereset, bara, Elohim, et, Hasamayim, wet, Haris, Amaris. Eto, bowels na ginagay sa baba. Ginagay na nilang bowels, oh. Pero mo, pagtanggalin yung bowels sa baba, basahin na, magbasa yan. Alahayam. Oh, alahayam, di ba? Pero pag ginagay na ng shiba, tapos sigol, tapos kulim, ano, chirik, ilo, chirik. Tapos ito naman, kulim sa taas, ang basa dyan, Elohim. Ang alahayam, naging Elohim. Naginong baka na ito? Ito yung baka na ng mga Peking Jew, Peking Jewish Israelite na katira ngayon sa Israel. Mga puti. Sila ang binago nila para hindi na mabigkas sa kalahayam. Ito, modern. Pero po ang abagadahawa sa kataya kalaman na sa ipatasak warang sa tabinago nila, pinuha nilang alip, bet, jimel, dalit, hei, waw, sayin, jit, bet, chugat, damit, minimnom, sanik, ayinbi, sabikop, resintaw. Pinago nila para wala ng sao na hindi na sabasahin A. Single na, E na siya, G. Na kailangan na siya ng bowel. Sabihin na, ang Hebrew ay walang bowels. Pag modern, walang bowels. Hindi mabasa ang Y sa bullet. Kasi kung ibasi mo sa modern, hindi mabasa. That's why, lagyan mo ng bowels para mabasa. Invented, binago. Kaninong paka na ito? Yung nakatira sa Israel ng mga Piken. Yan ang nangyari. Ito ha, ito na yung bawes ginagay yan, ni God. Itong E ha, ano to siya? Kamats. Kamats. Ito, patak. Sire. Ito, chatap, kamats. Ayan. Chatap, katap. Ito naman, ay, nabago na, di ba? Nalagyan na ng bowels. Ang tawag doon, nikot. Nikot. Para magkaroon ng bowels. Sabi na, wala ng bowels ang original Bible. Ang original Hebrew Bible. Anong walang bowels? Meron ang original alphabet ng Hebrew. Mayroon. Kailang binago, ginawa yung alphabet. Para ito. Ito, gagamitan natin ito, ha? Ano to siya? Shiba to? Shiba. Ito yun siya? E.
Ano yung sa I? Ah. Basahin yan, Y. Y. Tapos ito, kamats? Ah. O, A. O, pagbasa. Yewa. O, yewa. Tapos, ginawa lang translation, Yahweh. Baliktad na baliktad. Ilinaw nila ang muna. Kayong mga masyanik na Yahweh, hindi po Yahweh ang nakasulat sa Bible. Yewa. Yewa. Yewa pala. Yewa. Pero ginawang Yahweh, naloko kayo sa mga piti Hebrew na katira sa Israel. Yawi-yawi kayo, yewa naman, nakasulat. Aralin ninyo ang alphabet ng modern Hebrew, pati yung Nikod niya, yung Bauer. Oh, si Bato, ito kamats. Ato siya, ito eh. Maso, paano mo sabihin pang basa yawi yan, na E naman to, yan naman ang A. Yewa! Kayo mga masyadik na yawi-yawi, hanggang susi lang kayo, yawi, susi. Yawi, susi. Yewa yan. Basa kayo ng, aralin nyo ang modern Hebrew. Alphabet, pati yung vowels niya. Yewa yan. Ito yung nakalagay. Eh, ngayon, diba, sa English, nilagay nilang Lord. English to ha, Lord. Ito yung translate sa dito, Yewa, ginawang Yahweh. Dapat basahin yan. Ito, yewa. Dapat baliktarin rin ito. Ito, dito nakalagay. Ito, para naging Yahweh. Pero kung gawin itong batak, ano? Kamats, kamats. Pagbasa, ano pagbasa? Yawa. Yan na siya eh. Tapos, wa. Yawa. 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 Ngayon, sino si Lord? Hasitan! The Lord, Satan! Baal! Baal. Dito nangyari kung bakit pinalo ang mga Hebrew Israelite na palaya sa kalang bansa, nagkalat sila sa ibang bansa, pati mga ninuno natin napunta rito. Kasi nagsamba kay Baal, kay God, kasi God daw ng swerte at kapalaran. Material, mystic nga, puro materialistic ang hinahanap. Pagbalik ano nangyari? Hawaii pala yun, Hawaii. Ngayon, binago naman nila ang modern. Hawaii. Hindi na, wow, van na, oh. Hindi na, tau. Tau na. Alef, bet, jimmy, dalet, ibab, seyen, bet, richard, kablan, minun, sami, kay, pichadik, mo, pichinta. Nawala na ang sound na W, ang sound na niya ay V, pasintik, rebound na. Para lalabas yan. Yewa pa rin, pero paano to siya? Ye, o, mayroon na siyang ano ito, pulim, pulim to, Yehova. Yan, Yehova. Ngayon, yung ye, palilitan ng J, ay naging Jehova. Naging Jehova na. Yung Y, palilitan ng J, naging Jehova, ang Jehova. Kasi ba na to siya eh. O ba? Hindi na siya wow, ba na. So, YHBS na siya. Naging Jehova. Tapos pinagay J, Jehova. Ikat di Jehova, founder si Charles Rosen, Jehovah Witness, awit niya, Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me, Jehovah Rapha, yan! Sino to? Sino yan? Si Yahweh, Jehovah, Yahweh, si Satan! Kayo mga Messianic na Yahweh, kayo mga Jehovah Witness, kayo mga Yabi, Satan po yan. Ang dapat Yahawah, hindi Yahweh, hindi Jehovah. Aral pa more, kasi ngayon, another naman, binago naman nila. Nag-claim pa sila na ito daw ang original. Paano ito maging original na mayroong final letter? O may final letter ang Mimo, ang Ma. O ito may final letter o. Hindi talaga original.
Ano siya? Modern! Oh, ano nangyari? Oh. Alep. Alap na. Alap. Bayat. Gamal. O, di. Tapos, pagdating dito, yuwa. Yuwa na. Yuwa. Yuwa. Yuwa na. Yo. Ay, ang W, ang ba, at saka wow, pinalitan lang yuwa. Yuwa. Yo at saka A. Yuwa. Yuwa na, pag-pronounce. Pinalitan nila. Modern pa rin to. Para yung yuwa na yan ay babagsak Yahuwa. 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 Kasi ito na ay churok. Churok. Churok to. Ito o, oh, yu. Churok. Yang ang original Hebrew walang vowel, walang ano eh, walang konsonan na ay o eh. Oh. Basahin yan. Yahuwa. 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 Mag-claim pa naman sila daw ang tama, sila ng original pero merong sound nyo, Yahuwa. Sounds new bata. Oh, basa nyo. The only three Hebrew character. Naging three na lang tuloy. Yod, Yua, Hing. Hindi na YSWH. YSWH ang original eh. Sa consonant eh. Spell, the father's name. Translated correctly into English. YHUS na. A sound of Yahuwa. 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 Kasi, ikutin din na doon sa batang umiyak na sabi ni Masayak Yawasaya. Tingnan mo umiyak ang bata. O, nagpure kay... Nagpure yun. Hindi yun nagtawag sa pangalan ng Kristo. Nagpure. Na, bata na... Tapos nung tuwa niya, Yawa. Alam mo ba, sa Bisaya, Yawa sa Tanas? Sa Tagalog, Setan? Diablo? Ang nagpakana ng Yawa, Espanyol naman eh. Para magbanggit ng Yahawa, ay, Satanas yung Yahawa, Yahawa lang. Para masira na ang tunay na pangalan. Kasi actually, hindi talaga Yawa pangalan ni Satan. Hindi Yawa eh. Ang pangalan ni Satan, Satan, demons, hindi Yawa. Eh sa mga Bisaya, magpura, pistinyawa ka, mama ko, ganito, pistinyawa ka. Yung Yawa, hindi naman Satanas yan eh. Baka na ng mga Espanyol yan, para masira, pagdating ng panahon ng mga Yahawa, ba? Si Yahawa, ano sinabi, oh? Ito ang mga messianic group ng Yahawa din, mapagbintangan din sila, mali. Modern na kasi sila eh. Pero, ang term gamit niya, Yahawa. Pero ang Yahawa, hindi nga sitan yan. Sa mga Bisaya, sa Tanas ng Yahawa, hindi nga, baka na ng Espanyol yan. Ah, ano ba ang tama? YHWH. Yahawa! Yahawa talaga. Kailangan aralin ang early ancient Hebrew, middle ancient Paleo-Hebrew, at late ancient Hebrew. Walang sound talaga na I o U. Walang sound. Ang nandoon lang ay A at saka I. I. A lang at saka I. Ang I o U, wala. Oh. Oh, pansinin mo. Oh, ano yan? Original Hebrew sound. Original ha, Hebrew sound. Ano ba ang original Hebrew sound? Ano bang sound? Abagadahawa sa kataya kalamana sa ay patasa warasata. Original Hebrew sound, hindi po alip, bichimil, dalit, hiwaw, singkit, itsukan, dami, dinusami, ay pitali ko, presintaw. Hindi yun. Ang original sound ito. Abagadahawa sa kataya kalamana sa ay Uwa talaga, hindi yo na yuwa. Oh, wow, original Hebrew sound. Tunog.
ang original Hebrew. Waya na abagada hawa. Wa, hindi yo. Hindi rin ba? Hindi rin alif bet jimel dalet. Hindi rin alap bat gamal. Hindi rin. Ano pala ang sound na may ganito sa modern Hebrew? Babylonian Masoreti. Pagagamit na ka ng yo, Babylonian yan. O at saka e. Yung alam at saka ay ang original sound. E o yo, Babylonian yan. Ayon. Ayong gustong mag-translate. Ah, ito na ngayon, mag-translate na tayo. There is no word Christian in the original Hebrew Bible. Walang Christian. Walang salitang Kristiyano sa original na Biblia Hebreo. Walang salitang Kristiyano. Sabi na Christian, saan ba nanggaling ang Christian? Nanggaling yan sa Egypt noong 503 BC. Mga Kristiyano silang sumamba kay Serapis Kristos. Mga Kristiyano Kristos. That's why ang Christianity culto. Culto. The biggest cult in the world is Christianity. Ma-Protestant, mag-uliging Christian o ma-Roman Catholic, basta Christianity culto po. Pero sabihin nyo, kayo mga Messianic culto, paano maging culto o Messianic? Messianic kaya, Bisaya eh. Original Bible ang